Malinaw raw na may kakulangan ang employer na mga nasawi sa pagguho ng scaffolding sa isang planta sa Pililla, Rizal. Iyan ang lumabas sa inspeksyon ng DOLE o ng Department of Labor and Employment. Dahil dyan, hindi raw muna papayagang mag-operate ang contractor sa naturang power plant habang hindi natutugunan ang kanilang mga pagkukulang. My report si Jamie Santos. Hindi na napigilan ni Marlita Sinag ang maiyak dahil sa pangungulila sa asawang pumanaw. Isang asawa niyang si Jeffrey sa limang trabahador na namatay matapos mabagsakan ang gumuhong scaffolding sa Malaya Power Plant itong linggo. Kwento ni Marlita, sandali pa raw sila nakapag-usap ng mister madaling araw noong linggo. Nung ako niyo kausap niya, saglit lang kasi sabi niya tumawag ka na lang ulit, maliligo lang ako. Yun, tapos nung sa dami kasi ng ginagawa ko dun sa site, hindi ko na siya natawagan. Yun lang ang fault ko. Pero yung sabali tinatawagan ko talaga siya. Ang alam ko, sana tapos ko siya araw na yun. Tapos nung tumawag nga ako, ganyan na yun nangyari. Labis na pangungulila rin ang nararamdaman ngayon ng pamilya ni Edward Fidel, ang nasawing foreman ng East-West Works Industrial Services. Matulungan po kami, pati po yung mga anak ko, yung pag-aaral ng mga anak ko. Matulungan kami sa mga pangangailangan namin. Si Ofelia inaalala pa ang mga huling beses na nakausap ang kanyang asawang si Antonio Manguera. Nangako naman ang East-West Works Industrial Services na sasagutin ang lahat ng gastusin ng mga biktima, maging ang pagpapauwi ng kanilang labis sa probinsya. Ang Pililla PNP nangangala pa rin daw ng mga dokumento para sa ginagawang investigasyon. Titignan natin kung ano yung bago simulan ba itong pagre-repair ng nasabing smoke tank. Kung ano yung naging part nila bago simulan itong pagre-repair ng smoke tank na sinasabi. Isang contractor dapat magkaroon ng may mailatag silang security safety plan bago simulan yung project na yun. Pero ang Department of Labor and Employment Region 4 naglabas na ng resulta ng sarili nilang inspeksyon. We noted na ang contractor has no construction safety and health program. And they are not registered under DOE 18A of the DOLE. Dahil dito, pinatigil ng DOLE ang operasyon ng East-West Works Industrial sa SPC Malaya Power Plant. Hindi raw sila pwedeng magpatuloy hanggat hindi natutugunan ang kanilang pagkukulang. Jamie Santos, GMA News.